Narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. At ibinigay din niya sa akin ang sukle ng iniwan kong budget sa kanya last week. Really, Frenny? Yes. Hindi siya katulad ng iba kong mga naging assistant. Abusado. At madalas pang maghingi ng kung ano-ano. Super honest palang batang yun. Itong bago ko nag-Dubai, nahulog ko yung earrings ko. Hindi ko alam na nahulog yun. Imagine, ipinalik niya yun sa akin. Eh, Frenny, lagi ka bang nakakahulog ng alas sa room mo? Oo. Kaya nga ako lang ang naglilinis ng room ko eh. Para hindi makukuha ng iba kung may mahulog mang jewelry sa akin. Sana makahulog ka rin ng alas dito sa parlor ko. Para ibigay mo rin sa akin? Hindi ah. Akin na yon. Siyempre napulot ko eh. Daga! Charot! Siyempre, babalik ko sa'yo. BFF yata kita. Pero no joke, Ludi. Feeling ko, magtatagal sa akin si Veronica. Hindi lang mukha at trabaho niya ang gusto ko. Pati ugali niya. Ang ganda talaga ni Alona. Bagay na bagay sa kanyang suot niyang gown. Veronica! Ay, kayo po pala, Manan. May utos po kayo? Ay, wala naman. Inanap lang kita. Wala ka kasi dun sa loob ng bahay. Narito ka lang pala sa garden. Nagpapahangin lang po. Oh, ano ba yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Ah, yung FB account po ng idol ko, si Alona Madrigal. Ito po, tingnan nyo. Ah, paborito mo pala si Alona? Matagal na po. Ang ganda niya po, di po ba? Maganda nga. Alam nyo, no high school po ako, may scrapbook po ako. Puro mga picture niya na ginupit sa mga magazine. Yun po ang mga nakalagay doon. Kaso, nagalit ang ate ko. Sinira niya yun. Umiyak nga po ako nung umiyak eh. Hindi naman po ako makapagsumbong kina Nanay Leonora. Kasi ayoko naman po mapagalitan si Ate Cheryl. Ay, teka. Sandali. Akala ko ba eh, ikaw lang mag-isa ang anak ng nanay mo. Eh, sino yung Ate Cheryl ika mo? Cheryl po. Cheryl? Opo. Eh, sino rin yung tinatawag mong Nanay Leonora? Sandra, ah, eto na yung pinagawa mong avocado shake. Thanks, Manang. Si Veronica ko pala, nakalis na ba? Day off kasi niya ngayon eh. Didalawin niya yung nanay niya. At tinangali ako ng gising kaya hindi ko na siya nakita. Eh, kanina pa siya umalis. Alam mo ba, napaka maalalahanin talaga ng batang yun. Maging sa akin. Madalas nga akong tulungan. Kaya naman po napakagaan ang loob ko sa kanya. Para ho sa akin, hindi siya ibang tao. At may sasabihin pa ako tungkol sa kanya. Ano po yan? Eh, nawalay pala siya ng mahabang panahon sa tunay niyang ina. Ha? Oh, hindi ko alam yun. Malungkot ang buhay niya, Sandra. Naging malupit sa kanya ang kinagisnan niyang ate. Hindi pa namin na pag-uusapan ang tungkol doon eh. Kaya hindi ko alam yun. Eh, yung idolo niya, si Alona. Alam mo ba? Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Magaling! Mausap! Ay, sumayo pala kayo, Tita Sandra! Oh, kanina pa ako dito, Nika.
Nika? Short for Veronica. Ang haba naman kasi ng name mo eh. Kaya pinaikli ko na lang. Nika Marquez. Aba, naging tulog artista, no? Mas maganda kaysa sa Veronica Marquez na pangalan mo. Oo nga po. Ang ganda ng tunog. Mahilig ka bang kumanta kahit noon pa? Opo, tita. Bata pa po ako. Madali po ako makamemorize ng mga kantang nagugustuhan ko. Tika, may video ka dito eh. Mag-video ka nga tayo mamaya nang mapakinggan kita ng gusto, ha? Naku, nakakahiya po yata. Huwag kang mahiya. Ang talent dapat ipinakikita, hindi tinatago. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Totoo, Nay! Ni-record pa nga po ni Tita Sandra yung pagkanta ko sa video, okay? Ibig sabihin, anak, nagandahan siya sa boses mo. Sa bagay, mahusay ka naman talagang kumanta. Sabi nga po ni Tita, mag-practice daw po ako ng mag-practice. Para kapag may singing contest, makasali po ako. Pwede. Eh, bakit nga ba hindi? Eh, anong malay mo, anak, manalo ka, oh. Wow! Sana nga po mangyari yun. Tapos, maging artista ako. Ha? Pag nangyari yun, ipagpapatayo ko kayo ng magandang bahay, Nay. Tapos, makikipagkaibigan ako sa idol ko, si Aluana Madrigal. Tapos, mapupuntahin ko siya sa bahay natin. Veronica? Oo. Bakit po parang nalungkot kayo? Hindi ba kayo natutuwa sa pangarap ko? Natutuwa? Kaya lang, para kasing nakakatakot sa daigdig na gusto mong pasukin. Nag-aalala ako para sa iyo. Si Inay, oh. Nag-aalala sa hindi pa naman nangyayari. Pangarap lang po yun. Pwedeng matupad. At pwede din namang hindi. Nasaan kaya sa restaurant nito ang function room na kinuha ni Lucinda para sa amin? Kasi naman ang tagal niya. Dapat ako hinihintay niya. Makakasalumong ko si Sandra. Bakit nanditong bading na to? Batiin ko. Hi, Sandra! Hello. Hindi ko ni-expect, nandito ko rin pala. Ang alam ko kasi, wala kang hilig kumain sa mga class na restaurant. Yung mumurahin ang gusto mo, di ba? May kausap akong very important person dito. Oh, I see. Kamusta ka na? I'm okay. Magaganda ang career ng mga alaga ko. Balita ko nga. O, minsan nga pala nakita ka ni Lucinda sa mall. May kasama ka raw na magandang teenager. Pumapatol ka na pala sa babae. Hindi ko naman kailangan magpaliwanag, di ba? Sige, I have to go. Ayoko kasing laging malate sa usapan. Bating na yun. Nagparinig pa. Pero sino nga kaya yung kasama niya? Ay, mabuti pa. Pupuntahin ko si Daddy sa kanila para makibalita sa buhay ni Bading. Manang. Oh, narito ka na pala, Sandra. Si Nika po. Nika? Si Veronica ang ibig kong sabihin. Ah, akala ko kung sinong Nika. Eh, kanina nakita ko siyang nagsusulat.
Mga mensahe daw yun ng mga tumawag sa'yo dito. Okay. Malamang nasa kwarto niya na yun ngayon at kumakanta. Tapos na niyang ayusin ang kwarto at mga gamit mo eh. Oh, bakit napabuntong hininga ka? May problema ba? Nakita kami ni Alawan na. Oh, nasa isang industriya kayo. Eh, hindi ka pa ba sanay na lagi siyang nakikita? Iba kanina. Nagkausap po kami. At napatunayan ko na hanggang ngayon, masama pa rin ang ugali niya. Hindi talaga siya napago ng mga lumipas na panahon. Eh di huwag mo na siyang isipin. Huwag mong hayaang masira niya ang iyong mood. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, Sir Narciso. Oh, bakit gulat na gulat ka man? Ay, kwan ho. Matagal na kasi kayong hindi napunta rito, kaya po nagulat ako. Wala naman sigurong masama kung dumalaw ako dito. Ay, wala naman ho talaga. Nasaan si Sandra? Kasama ho ng isa niyang talent. Eh, sana ho tinawagan niyo siya bago kayo naparito. Para makita niyo siya. Ah, hindi naman nasayang yung pagpunta ninyo. Ay, hindi bale. Pwede ko namang itanong sa iyo ang ibig kong malaman. May gusto kayong malaman? Ano po yun? Kumusta na si Sandra? Eh, maayos naman ang buhay niya. May boyfriend ba siya ngayon? Ho? Aba, eh wala ho. Girlfriend. May girlfriend ba siya? Alam niyo na ho na may pusong babae siya. Eh bakit ho ganyan ang tanong ninyo? May mga bakla naman na nagkaka-girlfriend at nagkakaroon ng anak. Anong malay mo? Baka isa na sa kanila si Sandra. Ay, ngayon, Manang. Ay... Sagutin mo ang tanong ko. May nobya ba siya? Ano ang sinabi niyo sa kanya, Manang? Eh, di kung ano yung totoo. Wala ka naman talagang nobyo. Bakit pa pinakikilaman pa niya ang buhay ko? Hindi na lang siya mag-stay sa bahay nila. Alam mo ba, tinanong din niya kung sino yung magandang teenager na kasama mo sa mall. Eh, nakita raw yun ng kaibigan ni Alona. Pati pala yun. Gusto rin niyang malaman. Eh, di ko nga sinagot si Alona tungkol dun eh. Eh, sabi ko, assistant mo yun. Dahil mabait yung bata, dito mo na rin pinatuloy. Eh, ano pa ang itinanong niya? Eh, wala na. Matapos yun eh, umalis na rin siya. Ay, salamat naman at dinalo mo ko. Miss ko na kasi kayo, Tita Ludy. Miss din kita, Nika. Ay, pati pala kayo. Nika na rin ang tawag sa akin. Sinabi sa akin ni Beshi ang pag-change niya ng name mo. Kaya syempre, sunod na rin ako. Ay, Tita, ano siyang yung pinapanood ninyo? Ang galian na. Mausay kasi ang mga host dyan eh. Ang galing magpatawa. Dream ko nga, makasama rin sila. Pwede naman, Tita. Kasi kwela ka rin eh. Wait. Di ba mahilig kang kumanta? Bakit po? Kasi may singing contest sila. Pwede ka dun. Po? TV po yan eh. Baka po, eh, hindi ako matanggap. Ano ka ba, girl? Huwag ka nga nega. Walang masama kung susubukin mo. Sumali ka.
Sasamahan kita para lumakas ang loob mo. Makumbinsi kaya ni Ludi si Veronica? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline De La Cruz, James Cuaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, Nasaan ang Kaligayahan? Dito sa Mga Ginintuang Kasaysayan.